Isang masaganang araw mga kabaro. Ang umagang ito, relax muna tayo sa ating farm. Stipot lang sila dyan. Kasi mayroon tayong main seminar, atin tayo. Ganyan ang buhay. Kailangan balanse din. Focus tayo sa ating farm. Ngayon, focus naman tayo sa simbahan. Mayroon tayong atinan na seminar. Para sa mga main, kailangan natin na huwag palampasin ito. Yan din ang dapat natin gawin. Kailangan natin yung mayroon din tayo sa religious group at least ang ating buhay ay nakabalansi. Hindi naman natin nasahan na gaganda yung ating farm kung wala din ang Panginoon na tutulong sa atin. So, marami tayo mahalubi doon, mga pastor. Mayroon din tayong matutunan doon na magandang kaalaman tungkol sa ating Panginoon. So, ang araw na to ay special din para sa akin. Huwag natin itong absinan. Dapat aktibo tayo. Yun ang malaga. So, gamitin natin yung motor natin. Mahilig tayo sa pula, kaya yung motor natin pula pa rin. Punta tayo doon sa ibang barangayan. Kaya kailangan natin magsakay ng motor. So, marami tayong matutunan doon. Mayroon kaming lecture, may message, saka may mga sports. Tingnan ko lang kung kaya pa ba natin na magipag-sagupaan sa mga bata ngayon. Tingnan natin kung malakas pa ba tayo. So, tayo na. So, kailangan natin na on time din. Isa ding disiplina sa atin to na kailangan follow tayo sa oras. Kung kailan mag-umpisa, nandun na tayo. Dapat advance pa. Na, tahan natin. Sana maraming atin ngayon. Para excited ba? Daming mga kaibigan natin, makita-kita. Tapos yung iba't ibang simbahan. Kita-kita kami dyan, mga pastors. Enjoy pag ganyan na maraming mag-atin. Ayigin na yung mga makakahanap ka rin ng bagong kaibigan. Siyempre, ano din yan sa atin? Ayos naman ang panahon. Sana hindi naman tayo masyadong mahuli. Kaya, hindi naman masyadong malayo pero dandahan naman tayo din. Nagka-motor tayo. Yan, dating na tayo. Pitsot tayo sa loob. Naman. Ganda naman ang preparasyon din nila. Pwedeng ready din sila. Saka wala pang umpisa kaya pasok tayo sa stage mismo. Pasensya na kayo kasi isuyo lang tayo sa ating cameraman. Kaya hindi pa sanay. May medyo pasmado pa. Yan ang ano namin. Nakalagay dyan. May speaker, may lecturer. Yan na sila yung mga pastors na in charge ngayong araw na to. Yan ang kabuuhan ng simbahan. Wala pa tayong makitang tao kasi nandoon sila sa mess room. Nangapi pa sila. Pagdating kasi nila, welcome pa, magbiso-biso. Tapos magpa-register para sa sports mamaya, hindi ka ma-disqualified. Kasi may mga prizes din yan. May outdoor, may indoor. Yan ang medyo kita nyo dyan. Harap na yan ang simbahan. Along the road, along the highway siya. National highway. Mainit ang panahon. Ang harap nito, kita mo dyan sa logo niya. Mamaya. Yan, may nakabakod na rin sila. Ayos yung ano, ayos yung pisto nila dito. Maluwag din. Pwede rin sila maka-cater ng maraming tao. Yan o. Pa isa-isa. Pating na. Tahan natin yan maya-maya. Kita muna natin yung ano. Ayan, harapan ng simbahan. Yan ang logo ng Kamakop. Yan, sa loob ng simbahan. Yan, huwag nakaharap ka talaga. Yun na, punta tayo dun. Yan, nakasalubong natin. Post pastor nila dito, Pastor Lubguban. Easy siya, hindi siya maka ano sa atin kasi nga siya yung host. Alam mo na natin, dami siyang iniisip. So, punta tayo dun. Yung in charge dun sa pag-registro, yun ang vice president. Yan, itong mga nandyan sa makita nyo paligid. Yung iba dyan, kilala ko. Yung iba naman, hindi. Yan. Pag-limitso tayo doon,
Yan na naman si Pastor. Tikbalik siya. Doon sa baba na yan, busy din ang mga membro na magpiparar para sa snack namin, sa pananghalian. Yan, yan ang ano din na department nila dyan. Hindi natin sila madisturbo. Dito tayo. Magano tayo. Parehistro. Yan na. Babayad tayo dito para ma-entry yung pangalan natin. Yan, seryoso yung mga kasama ko. Napagod siguro sa biyahe sila. So yung iba koro, wala pag walang sakyan, lakad lang. Kasi dito, sa amin, uso pa yung mga lakad-lakad. Napagod yan. Kaya, dito na tayo kasi maya-maya mag-umpisa na. Daiga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Daiga siya tungod sa gamhanan mga buta na iyang nahimo. Daiga ang iyang pagkagamhanan sa natanan. Daiga siya pinaagi sa mga trumpeta. Daiga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lera. Daiga siya uban sa mga bungo o panagsayaw. Daiga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga flauta. Daiga siya uban sa mga piyang-piyang, sama saba ng mga piyang-piyang. Daiga ang Ginoo, hamong ka ng mga binuhat. Daiga ang Ginoo. Abilitas pagtinduga lang sa invocation prayer, akong ihatag kay Pastor Luguban, pag-iit ka na ito. Magaan po ka. Putli yung labing bala ang gabhanan ng mga Diyos. Ginoo, nilintak na sa kabuntagon, nagayon sa kanil sa pagbuol, pagkay, pagsimba niya kanino. Kay kinimo ay muna kong kabubuton na ang kanan na magiging hawa, magaday niya sa ibang buhay ng mga ala. I-bless ginoong Diyos, isang pa magadumala ginoong Diyos sa praise and worship. Isang pa magadala sa imong balaan ng pulo. Ingon man ang pagkatugtog ginoong Diyos sa matulog ko. O kang matapusan niya karon. Ginoo, salamat sa imong balaan na presensya. Salamat Ginoo sa imong mga kalakan na niya karon. Nagampo ka niyo, ikaw ang kaunan ng impulator karon. Pinahali sa imong grasya o kahon. Ako kinig ipangayo ito diyan sa nalang samahan. Sa anak o sa balaan ng Espiritu Santo. Amen. Ito kasi, oh, yan na. Christian worship na. Yan na, pag may kita ito yung speaker namin, yung naka-black si Pastor Hudson. Medyo ano siya, sama ang pakiramdam kasi nga malayo pang biyahe. Pumunta lang talaga dyan sa amin para siya yung speaker kasi every 3 months, pinagawa namin to. Sa sunod naman na meeting, yan na, maaga na tayo, volunteer. Pisa ng personal worship, walang nag-drums. So, volunteer tayo kasi for the Lord, importante yan. Matutunan din natin yan na ano, mayroon din kami sa simbahan namin. Kaya medyo familiar tayo dyan sa drums. Tuloy-tuloy yung ano natin. Simba na dyan hanggang tapos to. Picture. Tapos yun na. Ang setup hanggang ngamayang hapon to mayroon meeting. Program namin mag-elect ng officers ngayon. Enjoy, enjoy pagka-attend ka ng mga ganitong pagtitipon-tipon. Sorted lang yan. May mga bata pa, may mga medyo kalibil natin. Mayroon ding medyo mas may edad pa. As long as willing ka dyan mag-attend, yan. Ma-refresh ka rin. Iba talagang banding ng mga Christian. Masaya. Kaya ako excited na punta dito. Kahit marami tayong ginagawa sa bahay, pero pag ganitong mga gatherings, hindi ko ito papalagpasin. Isa din to sa dahilan na babawi tayo kasi dati, sa trabaho tayo, hindi tayo makati. Na-miss ko itong mga ganitong programa. Ayan, tapos din. Divine worship na. So, kinig tayo. Ayan, ang ganda ng natutunan ko dito. So, yung punto ng speaker namin, reconnection with God. Yun ang i-pick up ko sa message niya. Dapat lagi tayong mag-reconnect kay God. Yun ang
natutunan ko. Tapos sa lecture naman namin, dapat daw ang isang ama o isang haligi ng tahanan, isa kang modelo, example sa iyong asawa, saka sa iyong mga anak. Yan, di ba ang ganda ng natutunan natin? Kahit ganyan lang yan, importante pag hindi natin makalimutan yan. Malaking tulong na yan sa ating araw-araw. Natapos din, after 3 months na naman to, napagan natin kung saan na naman ang schedule nila. Magbigay lang sila ng program. So, bye-bye mga kabaro. Sana nagustuhan naman ninyo itong aking pinapakita sa inyo na mayroon tayong natutunan, malaking bagay.